Yung magandang araw ulit. Dito kami ngayon sa Singapore at dito lagi kami nag-order ng aming mga supply, aming mga kailangan. Taga rito rin ang aming company or yung may-ari ng parko. So lahat ng mga requisition namin, lahat ng mga kailangan namin dito sa barko ay dito sinusupply sa Singapore. Ayan, may dumating na isang paleta at yan, i-arrange na namin yan mamaya ito sa may paint locker. Bago mo dapat i-arrange, kailangan mo siyang lagyan ng marking. Kaya yan ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng marking ibabaw at sa tagiliran para pag nagpatong-patong man siya at may gusto kang kunin, makikita mo sa ibabaw or sa tagiliran. Or pag hindi mo kayang iikot at yung pangalan nakalikod, so makikita mo kagad. Isang bagay lang na paraan para mas mapadali ang trabaho. Then, kaya nilalagyan din ng marking para may separate, para magkakasama yung white, black, yung gray. Kasi yan lang naman ang panamit, yung kulay ng pintura and red. So, ang aking kasama, si Tepias, yung bata. 20 years na OS, siya ay isang ordinary seaman. So ako naman ay AB, able-bodied seaman. Sayang nga kasi sinabi sa akin ng buso na nagkaroon ng sakit, ipunod niya ako ng buso. So sayang, hindi ko napalot napakasayang kataon na yun kasi ko na yung sinabihan na palit sa kanya. Kaya lang, hindi ko na ipalo. Kapitan pala naghihintay din ng go signal. Kaya, ang nangyari, wala. Sige lang. At least may trabaho pa rin naman tayo. Ayan na nga pala yung aming paint store. Nilalabas ko yung MP card. Yan lang ang buhay dito. Basta nararating ng barko, dumating ang supply. Yan. Aming trabaho talaga. Para maipasok ko yung isang paleta na pintura. Then kailangan kong alisin muna yung mga empty dyan sa loob. Minsan kasi kaya hindi namin tinatapon yan pag mamintura kami na maramihan. So kailangan ng lalagyan. So ayan, kaya hindi namin tinatapon. Siyempre, bawal itapon yan sa dagat kasi toxic, nakasira sa rito sa environment, sa corals, sa isda. Maaaring mamatay ang mga isda, kaya bawal itapon yan lang. At tinitingnan ko kasi yung bed. So inuna ko muna yung malalaki para mailagay ko sa baba. Hindi na lang. At mayroon nito si Tibias kasama. Sipag, bata pa, pero malapit na rin yan. Uy, ganito lang ang trabaho dito sa amin sa barko. And then alam nyo ba kaya maraming pintura lagi ang ino-order kasi ang barko bakal. Pagka na daanan ng tubig alat,
lalabas ka agad yung kalawang niyan, lalo na pag hindi na maintenance ng mga. Kaya ganyan ang buhay dito sa bar. Araw-araw talaga yan. Loob ng isang linggo sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buong kontrata mo. Lagi kang may maintenance. Hindi mawawala yan sa buhay ng sino ang pagdating ko. Kaya may sinare nga ako ng video sa aking short video na nung nag-aaral ka pa lang, marami talaga ng talagang puti-puti yung damit mo. Tatsa pa talagang natatsa. Papasok ka, snappy-snappy. And then, in the reality, pag nandito ka na, so walang ganun. Yan. Kita mo naman yung itsura namin. And, saka lang naman nagiging ganun, pag ay naging official ka na. So, kung gusto mong maging ganun, snappy, pwede rin naman dito pag mag-duty ka. Kaya lang, siyempre yung mga tao, mga Pilipino, sabihin, parang nag-aaral ka pa. Hindi ka ba nagsawa sa mga ganyang uniform? So, kaya pagdating dito, yung mga official, minsan din na nagaganyan, nag-overall. Kaya hindi man allowed na mag-suit ka ng ganun ng company namin. And then, siyempre, pag nagtrabaho, kailangan naka-cover ulit ka talaga. Complete PPE. Sa mandatory yan ng company at sa mga marina. Kailangan nagkaroon ka na complete PPE kung magtrabaho. Gloves, helmet, kulang pa nga kasi hindi pa nakasalamin. Itong isa kasi maaga pa ito, that time nung sinisecure namin itong mga pintura. So, pagka mainit na, magsishade na kami yan, mask, magkakabras man for the safety. At syempre kung mayroon kang hindi safety naman na ginawa sa barko, nagawa ka ng report ng mga kasamahan unsafe. Yes, nakakita sa'yo nalo na $100. Ako ay nanalo na dyan ng dalawang beses dito sa may jetted, dito sa may store na ito, sa pit store na ito. Yun na nga, nanalo ako dyan ng $100 because of my observation na dapat bago pumasok dyan sa may pit store ay kailangan i-ventilate mo muna siya. I-open and then ventilate. Huwag ka po na basta papasok. Kasi toxic yan eh. Yung amoy ng pintura, maaaring masupit na ilong. So, kaya kita ng opisina, ng mga amat ni PBS namin. Ayun. Nalo ako dyan ng $100. And yung isa is yung sa Korea, nalo rin ako ron $100. Magkano rin yun? 5,000. So, saan ka ba yung observation mo lang? Papasa ka lang ng observation mo and then yung officer, itatype niya naman yun and then isi-send sa opisina. So, buong company namin, buong barko ay nagsisend ng ganun, yes. Luckily, dalawa na sila bigo. Yun na nga, nanalo ako na dalawang beses. Malaking bagay. May 10,000 na. 54, so meron na akong 10,400 yata.